Hello guys, welcome back to my channel. All right, dire-diretso pa rin daw ang problema ng mga office reits. Iyaka na ba yan? Pag-usapan nga natin. Welcome back. Ayan, usapang REITs po tayo, no? So sisilipin po natin mga limang REITs, no? Dito po sa video na to, mukhang iyakan na ba? At ang ating pag-uusapan, ang sinulat po ni Miss April Lee Ann sa Inquirer na sabi, a few weeks ago lang po, 2 weeks ago lang po yata to, no? Office REITs continue to face threats and opportunities. Uy, ano yan? Threats, no? Iyakan na ba yan? No? Real estate investment trusts or REITs, no, that are largely focused on offices are not performing well since 2022, no? Talagang nahihirapan ang mga office REITs na to, no? Ayan. Note the average total return of the 5 listed REITs, no, with significant yung mga REITs, no, 5 REITs na malaki ang exposure sa office space, no, ay since the end of 2021 until today is negative 25.7%. Ay, grabe, no? Nakakaiyak, no? Negative. Eh, REIT, PhilInvest, no? PhilRT, DDMPR, at CRRCR, at MREIT, no? Although demand from new tenants has been picking up the past few years, office occupancy rates have been on a decline. Nagde-decline pa rin po, no, ang occupancy rate. Ibig pong sabihin, hindi po puno ang mga building at nababawasan ang tenant po, no. This as several companies reduce their office footprint due to the work from home trend. Ayan po, no. Actually, hanggang ngayon, kami po, no, although pinababalik na po kami, pero hindi naman po ganun kadalas, no. Just a few days each month kami pinababalik at alam ko marami talaga mga company, no, ay nililiitan na lang yung inuupahan nilang space, eh, no. Dati halimbawa malaki talaga, no, isang buong floor yung inuupahan nila, ngayon isang kwarto na lang binabawasan na kasi gumagana naman yung work from home, eh, no. At yan na rin ang gusto ng mga tao, mag-work from home. In fact, kung sasabihin ng opisina na bumalik na kayo sa office, wala, hanap na lang ako limang trabaho na work from home. Ganun po ang nangyayari po ngayon. Kaya mukhang matagal-tagal pa po itong work from home trend po na ito, no? Ayan, no? Moreover, numerous office buildings were completed the past few years leading to an oversupply situation. Ayun, yung mga pumasok po dito sa REIT, no? Meron sila mga office space, no? Ang problema, meron ding ibang mga bagong building na bagong tayo at nakakompetensya. Kulang na nga ang tenant, may kompetensya ka pa, no? The abundance of newer, better quality buildings. Siyempre, pag mas bago, mas magaganda elevator niya, ni, mas maganda yung mga finishing niya, no? Mas magaganda pati itsura, bagong pintura yan, no? Cause some tenants with expiring lease contracts to move out of their existing location. Ayun, hindi nag-renew. Pumunta siya kasi marami kang choices, no? Hurting companies with older buildings in terms of higher vacancies, no? According to Colliers, no? Office back vacancy rates increased to 18.8% in 2022 and 19.3% in 2023. Bumagsak pa. 9.5% na malaki-laki rin nito, no? From 15.7 in 2021. Because of this, several REITs, DDMPR, PhilRT, gave out lower cash dividends in 2023. Mas konti daw ang binigay ni DDMPR at si PhilRT, no, noong 2023 compared to 2022. Tingnan nga po natin, no? Ayan, tingnan. Kita-kita po talaga natin yung 2022, no? 0.027, no, pesos per share, no, at medyo ayun naapektuhan po noong 2023. Kitang-kita niyo po dito sa table po natin. Although ang good news po dito, no, pag nakita niyo po itong recent trends ngayon 2024, may bagong data na medyo bumawi na ito si DDNP. Medyo ayun, no, medyo ano na, kahit na sabi mong 2 centimos lang yan or something, no, laking bagay po yan, nagre-reverse na po ng konti, no. So, mukhang baka na bottom out na po ito si DDMPR at nagre-reverse na po ang kanyang kapalaran, no? At kung titingnan po natin ang dividend yield, medyo maganda po, no? Ngayon, no, 2023, 8.27%. At kung in-expect natin na babawi na siya ngayon 2024, no? At mahigit 8%, parang fight na po ito. Parang fight na tayo dito, 8% for a REIT.
parang okay na po ito, no? At ang price po niya kasi dire-diretso pong bumagsak itong si DDNPR, no? Tingnan naman natin si PhilRT, ito po ang hindi pa nagre-reverse at diretso pa po ngayon 2024 ay lalo pang bumabagsak ang kanyang ano po talaga. Talagang ito yata ang isa pinakatinamaan po yata sa lahat, no? Ayan, talagang dire-diretso pong bumabagsak si PhilRT, no? Although mataas po ang kanyang dividend yield, no? Pero medyo nakakatakot po yung pababa po talaga yung trend kasi mamaya lalo pa po itong bumaba, eh, medyo tagilid po tayo dito. Kahit 9.34%, parang hindi pa nag-stabilize yung pagbaba ng dividends, eh, no? Ayun, no? Bumababa pa rin po, no? So, at patuloy pa rin bumabagsak ang kanyang presyo. So, para dito, parang pass talaga tayo dito. Parang hindi pwede. Antayin muna natin tumahimik po ito. Medyo masalimuot pa po ang nangyayari kay PhilRT, no? Ayan. Those that paid out higher dividends, si RCR and MREIT only gave slightly more. Although meron naman daw nagbigay na mas mataas, pero kakarampot lang naman ang itinaas. Tingnan nga natin. Si RCR, no? Parang okay, no? Parang hindi siya nagsasuffer, no? Parang dire-diretso naman tumataas ang kanyang dividends, which is very, very good sign. Gustong-gusto po natin ito. At ang dividend yield po niya, pwede pa rin po. Pwede, 7.59%, parang fight pa rin po ito. Parang fight po tayo kay RCR, ano, ayan. At medyo yung price po niya, medyo nag-i-stabilize na rin po. Kung titingnan natin ng graph, no, parang stable naman, eh, no. Ayan, punta naman tayo kay MREIT. Ayan, o si MREIT ay okay naman, no, parang okay naman. Namaintain naman po niya. Tumataas na lang, kapiranggot, no. Pero parang okay, no, namaintain niya, no. Ayan, at ang dividend yield parang pwede rin, eh, no? MREIT, parang pwede rin si MREIT, no? Ano sa tingin ninyo, guys, no? Ayan, ang presyo po niya sa market parang stable naman po, no? So, para po sa akin, si DDNPR, si RCR, tsaka si MREIT, parang pwede. Parang pwede, no? IREIT was the only exception since it benefited from an asset injection, no? This enabled it to increase its cash dividends by 12.1% last year. Uy, ang laki, no? 12%, no? Making matters worse, the steep price of interest rate. Tumaas na po ang interest rate, no? At hindi na po natin anuhin to kasi masali mo to. Ah, banking na yung rate lang naman ang gusto po natin, no? Tingnan nga natin sa IREIT. Ayan, alinis po, no? Diretso po talaga natin nakikita na nag-i-increase ang kanyang dividend per share, no? So medyo, ito lang po talagang pinakamalinis po sa lahat at diretso po talagang nag-grow ang dividends, no? At kaya lang po, pag tingnan natin yung dividend yield, no? Medyo maliit. Medyo mas maliit kaysa doon sa iba, no? So anong tingin niyo po, guys, no? Mas okay ba tong dire-diretso tumataas ang dividend yield, no? Pero medyo maliit. O doon tayo sa medyo malaki na. Sa 8%, 9%, no? Ayan. Kaya lang sabi nga po nila dito, pag sinabing i-rate daw po ito, basta makita mo raw mag-drop ito ng below 30, bilhin mo na raw kasi sayang yan. yun daw talaga ang ano niyan, eh. Doon mo raw talaga dapat dalihin yan every time na nag-dip below 30. Buy ka na raw. Buy at the dip ka na. Below 30. No? Kaya lang ngayon, mapalo na naman siya ng almost 35, eh, no? Kasi noong last time yata, nagkaroon ng infusion, eh, medyo, kaya medyo nag-fluctuate, medyo nagkaroon tayo ng buying opportunity. Pero ngayon, magmahal na po ulit, eh, no? Ayan, no? Here at home, the Banco Central ng Pilipinas raised interest rate aggressively, no? Nag-peak ng 8.7% noong January 2023, no? The Philippine, nag-uusapan dito, no? Yung yield ng mga fixed income, no? Patulad ng mga bonds. So, since magaganda ang yield ng mga bonds, mga time deposit, mga ganyan, no? So, yung ibang tao, mas gusto doon na lang pumasok kasi mas less risky po yung mga fixed income na yan, eh, kaysa sa mga REIT, no? So, kaya po ang REIT po, mas mura po ngayon, no? At kaya matataas po ang dividend yield, no? The worst is not yet over, though as cash dividends of REITs could still decline. Pwede para po itong mag-decline, no? The office leasing market continues to suffer. Actually, yung ibang tao, si REIT na lang pumupunta, yung mas less ang exposure po, no, sa offices, no. Kaya REIT, syempre may mga konting malls din po yata sila, no. Ayan. Anyways, there is some silver lining, no. Inflation interest rates have already peaked. Tapos na po ang mataas na interest rate at mataas na inflation. So, ang susunod po yata na trend ay unti-unti. Kasi nag-stabilize na po ang ating inflation, eh, no? Nag-stable-stable na po. So, susunod na po niyan, ibababa na po ng BSP yung interest rate. Unti-unti. Ayun, no? So, magandang balita po ito. Ipapaliwanag ko po later, no? For me, ako po tatanong, para lang po sa akin po, opinion ko lang naman po ito as a retail investor, this may be a good time to accumulate, no?
ng shares sa mga REIT habang mataas pa ang interest rate. Kasi pag mas mataas ang interest rate, mura po ang stock. So mas mura pa po natin madadali ngayon ang mga REIT. Pero pag bumaba na po ang interest rate, which is dyan na po ang ina-expect po natin na unti-unti na po magbababa ng interest rate ng BSP, ibig pong sabihin, magmamahal na po ang mga REITs. Dyan po papunta ang presyo ng REITs. In my opinion, in the next few months, in the following 2 years, dahan-dahan magbababa ng interest rate ng BSP at dahan-dahan na po magmamahal ang mga REITs. So, this is a good time na mag-impok na po tayo, mag-ipon na po tayo ng maraming REIT, no? Ayan. Guys, no? Sabi nga po dito, no? Sabi ni Miss April, no? Investors with a long-term investment time horizon might find it attractive to start accumulating REITs with good quality assets, no? After all, doing so will allow them to lock in higher yields which may go down soon. Malapit na, kita mo, parehas kami ng opinion, no? O yan, siguro napakinggan ako ni Miss April Tan, no? Okay, they also stand to benefit, joke lang yun, from significant capital appreciation once the industry is no longer suffering from an oversupply situation. No? Guys, ito lang po ang binig ko po sa inyo. No? Emotional investing, pangit po talaga. Pag tayo po ay emotional, no? Dapat po talaga, ano po tayo, long-term and rational. Utak ang pinagagahanap po natin, hindi po puso pagdating po sa investing. No? Hindi tayo natatakot, hindi rin tayo nagiging excited. No? Kalmado lang po talaga tayo lagi. At yung best decision lang po ang ginagawa po natin. No? Pero sa ngayon, mukhang ito po talaga. No? Habang takot-takot pa ang mga tao, ay pasukin talaga itong stocks at itong mga REIT, eh baka this is a good time, no, na mag-accumulate po tayo. So parang kung pera-pera lang pag-uusapan, parang pwedeng-pwede si DDMPR, si RCR, tsaka si MREIT. No? Parang attractive po yung tatlong ito. Eh, no? Si A-REIT, parang maganda din, no? Kasi dire-diretso ang pag-angat. Siya lang talaga yung nag-iisa na consistently talaga tumataas na makikipag kaya ni A-REIT ang trend po na ito, no? But please, please, guys, no? Wala po akong recommendation kung anong REIT ang papasukin po natin. Tinignan ko lang naman po yung mga data. Pero bago po kayo mag-invest, no? Basahin niyo po yung mga disclosures, no? Yung mga sinishare, ano yung mga nangyayari, ano yung mga plano ng mga REITs na to. Basahin po natin. Nandun naman po nakapublish sa website po ng PSE. Basahin po natin in the past 1 to 2 years bago po tayo gumawa ng any investing decision. Yun lang naman po. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwento po tayo sa comment section. To God be the glory. Happy investing. God bless. Good night. Bye-bye.